Hello po mga ka-chika babes, mga ka-DDS. Isa na naman pong hot issues ang ating pag-uusapan, ang bangayan ng pambansang aso at ng pambansang gwapo. Wala pong iba kundi si Trililing Trillanes at ang pambansang gwapo na si Robin Padilla. Pero kung di pa po ka nag-subscribe, pindut na subscribe button upang maging updated kayo sa aking mga latest video. Ito pong sinabi ni Robin Padilla. Pakiusap, huwag mo kong idamay sa away niyo sa politika dahil hindi ako politiko at lalong hindi ako kandidato sa 2022 na katulad mo. Yan ang sinabi niya kay Trillanes. Quote, hindi ka lang napagbigyan ni Mayor PRRD na maging vice president mo, candidate niya, naghurimintado ka na at para kang bata na nagngangawa. Yan po yung patuloy na sabi ni Robin Padilla. Ito pa yung kasunod. Puro ka batikos, puro ka reklamo, puro ka hamon dito, hamon doon, napalaban ka na ba talaga? Sabi ni Robin. Nagdududa siya kung napalaban eh. Tapos pinili, sabi niya, heto pa yung sabi ni Robin, pinili kong pagka-Pilipino ko at karapatan ko ang magsalita laban o pabor sa inyong mga kandidato. Yan po sabi ni ng ating pambansang gwapo, di ba? Heto naman po ang sabi ng pambansang aso o sundalong kanin, sabi nga ni Dick Gordon. Sabi ni Robin, magtrabaho na lang daw at huwag magreklamo. Ano? Number one na tayo sa may pinakamaraming COVID sa Southeast Asia habang parang naglalaro lang si Duterte at di alam ang ginagawa. Basta isa ka sa salarin kung bakit naging presidente yang si Duterte, malaking perwisyong dinulot nyo sa Pilipinas. Oh my God, heto na naman, putulin ko muna dyan ha. Habang naglalaro, anong mo Trillanes, naglalaro, hindi na nga natutulog yung ating presidente, kakaisip kung paano ibabalansin ekonomiya at pagpoproteksyon sa mga mamayang Pilipino dahil nga sa COVID, hindi na nga niya malaman kung ano gagawin, halos maubos na nga yung pondo, hindi na nga natutulog, kitang-kita naman po natin sa mukha ng ating Pangulo, nahagad na siya, kita nyo po, hindi na ba kayo naawa sa Pangulo? Tama si Robin, hindi ka lang napagbigyan na maging vice presidente na kandidato noon, tapos nagangawa ka na. Nasaktan ba yung ego mo? Meron ka pa bang ego? Meron idiot siguro. Tuluyang basa kay pambansang aso o sundalong kanin. Para sa kaalaman mo Robin, ilang beses na akong nagpatrole dyan sa West Philippine Sea at nakahuli pa ng Chinese poachers at surveillance ship nung nasa Navy pa ako. Habang kayo ng amo mong si Duterte, ay kahit ROTC ay hindi nyo naranasan, puro lang kayo yabang. Alam mo, Mr. Trililing, ROTC naranasan ko yan. Kaya nga lang, obviously si Robin mas bata sa akin. Hindi nyo talaga mararanasan yan kung wala ng ROTC. Ano kahilo? Eh, alam nga namang pagpilitan ni Robin na mag-ROTC, wala ng academic na ROTC. Sa katrabaho mo yan, pumasok ang PMA, di yan ang trabaho mo, di yan ang gagawin mo. Eh si Robin, artista yan eh. Siyempre, sa pelikula lang yan, sa showbiz. Eh ikaw, puro ka talak ng talak. Hindi namin malaman kung nasa na yung utak mo eh. Alam mo yung sinasabi mo, Trillanes, wala talaga sa out of this world. Para kang nasa planetang Mars, o kaya dun sa pinakamalayo, planetang Pluto. O kaya pumunta ka na lang sa Venus para masunog ka na lang dun. Dahil sa sobrang init ng Venus, paglapag mo pa lang, sunog na sunog ka na. Isama mo yung mga dilawa na mga kampo nyo, yung mga kaherodes nyo, sila Risa, sila Kiko Matching, sila Laila De Lima, Lenny, wala nang ginagawa kundi ang mambatikos. Meron na ba kayong nagawa? Ha? Kahit isa man lang? Nagbigay ka ba ng sweldo mo man lang? Ay sa bagay, hindi ka na senador eh. O nga pala, nakalimutan ko Trillanes. Meron pa bang nagpopondo sa iyo? Mukhang bihira ka na lang tumalakta kasi wala na yatang nagpopondo sa iyo. Wala ka nang masabi. Mukha ka ring unggoy, mukha kang pera. Ngayon, nabubulgar na naman yung issue ng corruption sa PhilHealth na magkakabaro kayo, puro kayo corrupt. Kayo ang mga rito, salot sa Pilipinas eh, kaya hindi umaasenso. Wala ka nang ginagawa, puro ka pa paninira. Puro ka demand, puro kabaligtaran yung sinasabi nyo.
Alam nyo, naisip ko lang, hindi ba kayo natatauhan yung mga tao nagre-react na? Approval rating ng ating Pangulo hanggang ngayon napakataas. Tapos minumura kayo kabit-kabila sa social media. Hindi nyo ba nababasa yon? Naku, kaya nga ang iniisip ko, magkano ba yung binayad sa inyo ng mga oligarch eh? Hanggang ngayon, umaasa pa rin kayo na paniniwalaan kayo ng tao. Well, those days are gone. Wala na po yun. Meron ng social media. Mulat na kami sa katotohanan, Mr. Trililing. Or sundalong kanin. Ito pa, nasa na ba ako? Nakalimutan ko tuloy eh. Ito, basahin ko ulit. Naputol yata ako rin eh. Sabi ni Robin, puro ka batikos, puro ka reklam. Hamon dito, hamon doon. Napalaban ka na ba talaga? Sinabi mo na si Pangulo, nag-take over na ang China sa South China Sea or sa West Philippine Sea. Bakit hindi ka doon magmatapang? Gusto mo samahan na kita? Ayan ang sabi ni Robin Padilla. Ang sagot ko lang dyan, Robin, kung ikaw ang pupunta ron, gusto ko sumama talaga kung ikaw ang pupunta. Pero wag mo samahan si Trillanes. Hayaan mo siya mag-isa pumunta ron. Kung matapang siya, hayaan mong pagbababarilin siya ng mga Chinese army ron. Pero Robin, kung ikaw ang pupunta, sa gwapo mong yan, pambansang gwapo ng Pilipinas, sasama talaga ako sa iyo. Talagang bibilisan ko makarating doon para lang makita ka ron. Pero pag si Trillanes, naku, kahit nag-iisa na lang siya sa mundo, hindi talaga ako pupunta. Ngayon, may ipapakita ko. Iko-close up ko lang yung litrato ng dalawa. Ngayon, mga ka-DDS, kayo na bahala magsabi kung sino talaga ang gwapo, very appealing, malakas ang dating sa mga kababaihan, kilabot ng kababaihan. Heto. Ayan. Kita nyo, di ba? Ang gwapo-gwapo, di ba? Napaka-cute. Kahit medyo old school na, nagkakaedad na si Robin, pero kita nyo, di ba? Ang gwapo-gwapo pa rin. Diyos ko. Ang sarap pisil-pisilin. Ang sarap amuy-amuyin. Pati yata yung kili-kili ni Robin. Amuy mabango. Sa tingin nyo pa lang, di ba? Oh, di ba? Kakagigil. Oh. Tapos dito naman tayo sa pambansang aso. Ayan, tingnan nyo yung pagmumukha. Mamili kayo. Pambansang gwapo o pambansang aso ng Pilipinas. Kita nyo, yung ilong parang aso. Sige, lalagyan ko ng picture ng aso para sabihin nyo talagang mukhang aso. Saka picture ng kanin, kasi ano siya, sundalong kanin. Hanggang ngayon nga eh, hindi ko alam kung ano meaning ng pambansang kanin. Yung sundalong kanin. Siguro, yung sundalo na puro kanin lang ang alam. Puro kain lang ng kain. Hindi ko talaga alam kung ano ibig sabihin ni Dick Gordon yun. Dito sa comment, kung magko-comment kayo mga ka-DDS, pakibahagi lang po sa akin kung ano ibig sabihin ng sundalong kanin. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa alam. Hindi ko pa na-search. Robin Padilla, alam naman natin na hanggang ngayon talaga yung pagsuporta niya nandoon pa rin. At talagang kahanga-hanga po yung mga ganyang klaseng tao. Merong prinsipyo, may paninindigan, at nag-iisip po yun ang pinaka-importante sa lahat, yung nag-iisip. Kasi kaya ko sinabi nag-iisip, nalalaman po natin sa ating sarili-sarili kung ano po yung tama sa mali, di ba? Kung ano yung mali, kung ano yung tama, kung ano yung mga righteous thing na dapat gawin ng isang tao o isipin ng isang tao or even sabihin ng isang tao, di ba? Hindi sa pag-aano ako na tama ako, may bias ako or what. Sabi ko nga sa isang kaibigan ko, kung sino man ang maupong presidente, pero nakikita po natin yung kanyang sinseridad or mga ginagawa sa ating bayan, na talaga nakikita nyo po yung effort tulad po ng ginagawa ng ating presidente na halos di na nga matulog, ni walang honeymoon period nang umupo siya sa pagkapangulo. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Heto na yung drug war na sinasabi. Diba, kabi-kabila yung mga nahuling mga drug addict. Ang pinakamahalaga rin yung mga sumuko. Ang ibig sabihin, naniniwala sila sa sinseridad ng ating Pangulo, kaya sila sumuko. Tapos kakibat yun yung mga pagtatayo ng rehabilitation center na dinonate ng isang napakayaman. Nasa Nueva Ecija ba yun? Unfortunately, hindi ganong nagamit. Meron mga mangilang-ilang. Wala akong balita kasi ron eh. Tapos sa yung mga laboratorio ng Shabu, ang na-raid, winasak yung mga kagamitan. Ilang mga drug lord ang namatay, mga nanlaban. Di po ba yung mga ganun? Ngayon, corruption, kabi-kabila, na-expose at tine-terminate niya. Pero dito po sa PhilHealth, hintayin lang po natin kung anong resulta. Kasi isa-isa nang na-expose. Pasalamat na lang tayo, merong kongreso na kapanipaniwala ang investigasyon.
kung ikukumpara sa Senate investigation. At tong si Robin Padilla, naniniwala talaga ako na talagang tuwid yung kanyang pag-iisip. Hindi siya bias kay Duterte. Alam ko bias siya sa katotohanan. Kaya nilalabanan niya tong pambansang aso na to dahil may tililing. Hindi na malaman kung saan na yung papunta yung utak. Kaya sa tingin ko, si Trillanes, nakakaawang patayin eh, pero nakakabwisit buhayin ba? Yung mga ganyang klaseng tao. Pero as a Christian, panalangin na lang po natin siya na maging dumiretsyong isip. Isip, hopefully, wala namang imposible sa Diyos eh, di po ba? Sige po, hanggang dito na lang po. Kung nagustuhan niyo po ang aking munting video about sa bangayan ng pambansang aso at ng pambansang gwapo, please don't forget to like, share, and comment. Kasi po, mahalaga po sa akin ang mga comment nyo because your opinion matters. Saludo talaga ako sa inyo mga ka-DDS. Isa pong maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.